Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Khaleel TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Stranger Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Khaleel TV. Umupo si Gabby sa tabi ng pool habang nasa tubig ang paa. Humigop siya ng dahan-dahan, damn it was boring here. Tumingala siya sa langit, maaraw at magandang araw para magsaya. Napabuntong hininga siya, ang boring naman dito. Sumigaw siya. Tumingin siya sa pool, hindi na ito nakakatuwa. Alam niyang kailangan niyang may katabi, hindi, sa tabi ni Tommy. Umikit siya, bakit hindi man lang niya ako tawagan? Pinulot niya ang phone niya at tiningnan ang picture ni Tommy na kasama niya, we look so lovely together. Bulong niya. Inilagay niya ang phone niya sa tabi. Dapat na lang ba siyang pumunta sa mahabang paglalakbay at makakilala ng mas maraming lalaki? Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ngayon ay nagnanais na hindi niya nakilala si Tommy. Pero hindi niya ito masisisi, sinabi nito sa kanya na may mahal siyang iba. Nilinaw niya sa una nilang pagkikita, na mahal pa rin niya ang first love niya. Hindi ito gagawin. Mahinang sabi niya at tumayo. This is so not my style, not Gabby's style at all. Kinuha niya ang phone niya at pumasok sa bahay at pumasok sa kwarto niya. Pinatuyo niya ang kanyang buhok at naglagay ng make-up. Alam niyang kailangan niyang magmaneho o gumawa ng isang bagay na masaya, bagay na magpapaalis sa isip niya kay Tommy. Inilabas niya ang isa sa kanyang marangyang black dress and hat, nagbihis siya at tiningnan ang sarili sa salamin, damn she was looking stunning. Napangiti si Gabby, ang pagiging maganda ay isa sa kanyang libangan, hinayaan niyang bumagsak ang buhok sa kanyang mga balikat at nagwisik ng pabango sa kanyang katawan. Bumaling siya para kunin ang kanyang bag at nahagip ng kanyang mga mata ang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Ano ito? Mahinang sabi niya habang pinupulot ang maliit na business card na nakapatong sa tabi ng bag na dala niya kagabi. Hinawakan niya ito at tiningnan. Jimmy Billy, napapikit siya nang maalala niya ang nangyari kagabi. Baka kailanganin mo bukas, tawagan mo ako kung kailan. Umupo si Gabby habang nakatingin sa card. Tapos ngumiti siya, well, magsaya tayo kung ganoon. Kinuha niya ang phone niya at dinayal ang number. Nasa study room niya si Jimmy Billy sa kanyang bahay nang marinig niyang nagriring ang kanyang telepono, kinuha niya ang tawag, itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Hello, si Jimmy Billy ba ito? Tanong ni Gabby. Lumiwanag ang mga mata ni Jimmy habang nakangiti ng malapad. I was expecting your call, Gabby Zack. Mahinang sabi niya na parang nanalo lang ng trophy. Gusto mo bang makasama ako? Tanong niya. Natigilan si Gabby habang nakataas ang kilay. Paano mo nalaman na tatawag ako at gustong tumambay? Tanong niya. Lumingon siya at nasa dingding ang picture ni Gabby at ang mga natuklasan niya tungkol sa kanya. Club addict, crazy bitch, fun psycho, and damn she hates boredom. Umiti si Jimmy. Saan tayo magkikita? Tanong nito sa kanya habang nakangisi. Ilang minuto ang lumipas ay in-end na nila ang tawag at si Jimmy ay masayang masaya sa hangin habang nakangiti. So far so good, everything is going as planned. Kumalukip-kip siya at tumingin sa isa pang imahe sa dingding habang nagdidilim ang kanyang mga mata. Carlos Zack, nagtaas siya ng kilay. Lagi kong nakukuha ang gusto ko. Nanlamig ang mga mata niya at pinagdikit ang labi. Nakasuot ng maong na pantalon at puting pangitaas na may sneakers at naka-sunglass, nakatayo si Jimmy Billy sa tabi ng kanyang sasakyan sa parking lot ng isang class na hotel na naghihintay kay Gabby. Maya-maya ay dumating ang isang asul na marangyang Lamborghini papunta sa parking lot. Napangiti si Jimmy nang makita ang sasakyan, alam na niya kung sino iyon. Bumaba si Gabby sa sasakyan at in-access siya ni Jimmy mula sa mamahaling itim na heels na sinuot niya hanggang sa kanyang damit, tunay na ang hot niya.
Kinubad ni Gabby ang salamin niya at tumingin kay Jimmy. Bumukas ang labi niya, mukhang sexy siya, sabi ng subconscious niya. Naka-poker face si Gabby habang naglalakad papunta kay Jimmy na tuwid na nakatayo na may ngiti sa mga labi, hindi niya mabasa ang ekspresyon nito cause he gives nothing. Katulad din siya ng kanyang kapatid, na may ekspresyon na napakahirap basahin, bakit kailangan ganito ang mukha nila? Tanong niya sa sarili niya. Hello Miss Gabby Zack. Nakangiting bati ni Jimmy at bahagyang itinaas ang kanyang kilay. Hi Jimmy Billy, pansamantalang sabi niya. Hindi niya matandaan ang lahat ng sinabi niya sa lalaking ito kagabi. Saglit lang niyang naalala kung paano niya sinabi sa kanya na madalas silang magkita. Sinabi mo na gusto mong magsaya, ngunit sa palagay ko ay masyado ka nang nalilito. Sabi nito sa kanya at hinayaan siyang tingnan ng mga mata. Itinaas ni Gabby ang sulok ng kanyang labi, ngayon ay sinusubukan niyang makipaglaro sa kanya. Well, dalawa ang maaaring maglaro ng laro. Mukhang hindi rin masaya ang pagpupulong sa isang parking lot ng hotel. Siya ang nagmungkahi na makipagkita sa isang hotel, kaya muling ngumiti si Jimmy. Alam niyang eksperto ito sa larong ito ng mga baraha ngunit naglalaro ito ayon sa inaakala niyang gagawin niya. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin para masaya? Tanong nito sa kanya at napangiti si Gabby nang maalala si Stephanie. Paano kung gagawin natin ang ilang mapanganib na bagay? Nagtaas ng kilay si Gabby. Huminto si Jimmy, hindi ito ang inaasahan niyang sasabihin ito, ngunit hindi pa rin niya pinapakita ang kanyang ekspresyon. At ano ang iminumungkahi mo? Napatingin si Gabby sa sasakyan ni Jimmy habang naglalakad palapit dito at hinawakan ito. Magandang sakay. Ngumisi siya. Paano kung dalhin natin ito para sa isang biyahe? Nagtaas ng kilay si Jimmy. Tulad ng isang uri ng karera ng bilis. Itinagilid ni Gabby ang kanyang ulo. Hindi ka naman natatakot, diba? Siya ay nagtanong. No. Kumalukip-kip si Jimmy, kung ito ay isang hamon mula sa kanya, siya ay hindi tututot. Fine then, ang loser ay magbibigay ng winner wish, sinabi niya sa kanya at huminto si Jimmy at pinag-aralan siya sandali. Are you in for it? Diretso ang tingin ni Gabby sa mga mata ni Jimmy, kapag nanalo siya, hilingin niyang makipaglaro sa kanya bilang acting boyfriend, para pagselusin si Tommy at mas gusto siya nito. Ito ang magiging sandata niya para mapaibig niya si Tommy. May wish din si Jimmy, at buti na lang at naging madali para sa kanya si Gabby, isang wish na magbibigay sa kanya ng 60 point para makuha ang gusto niya. Nag-flash siya ng isa sa pinaka-cute niyang ngiti kay Gabby, at ipinagtapat ni Gabby sa loob niya na talagang gwapo siya. Oo, bakit hindi? Sabi ni Jimmy sa kanya at napatalon sa tuwa ang inner goddess ni Gabby. Kung ganoon ay magsimula na tayo. Sinabi niya sa kanya na pumasok ako sa kanyang kotse at si Jimmy ay sumakay sa kanya at pareho silang sumakay sa kanilang panimulang punto upang simulan ang karera. Nakaupo sina Carlos at Stephanie sa eroplanong kakaalis pa lang, pinatayo niya ito at ginawa rin habang nakatingin sa mukha nito. Ilang minuto ang itatagal sa eroplanong ito, free fall, parachute at bago mo na malayan ay nakabalik ka na sa lupa. Sinabi niya sa kanya kapag siya ay tila balisa. Sabihin mo na parang madali lang. Natatakot ako, mahinang sabi nito sa kanya habang nakatingin sa labas ng bintana. It is natural, Steph, natakot ako noong una, pero kapag lumulutang ka sa langit makikita mo ito ang pinakakahanga-hangang bagay kailanman. Sabi nito sa kanya habang masuyong hinawakan ang mga kamay nito. Tiningnan ni Stephanie si Carlos sa mga mata habang nakangiti. Hindi mahalaga ang takot sa taas, ang kailangan mo lang gawin ay huminahon. Sinabi niya sa kanya, huwag kang mag-alala, hindi mo ito gagawin sa iyong sarili, ikaw ay naka-skydive na nakakabit sa akin. Ito ay tila nagpapahinga sa kanya ng kaunti. Ito ay magiging isang magandang pakiramdam. Nakangiting sabi nito sa kanya. Nakarating sila sa 10,000 feet at sinenyasan sila ng isang instructor at hinawakan ni Carlos ang mga kamay ni Stephanie. Nakikita ni Stephanie ang malaking tibok ng puso niya habang patungo siya sa pinto. Dino-double-check ni Carlos ang kanyang harness habang nakakabit ito sa kanya at tiyaking nakakabit ang mga ito ng maayos at ligtas. Stephanie, relax ka lang, ngiti at enjoy sa view. Sabi nito sa kanya nang bumukas ang pinto ng eroplano. Ramdam ni Stephanie ang adrenaline rush habang naglalakad sila patungo sa pinto,
Tumingin siya sa nakabukas na bintana habang nagbilang ng 3 hanggang 1 ang instructor at lumabas na sila ng eroplano. Wow! Sigaw ni Stephanie habang nakapikit at pinakiramdaman ang sarili na lumulutang sa sky. Hindi ba ito kaibig-ibig? Sigaw ni Carlos na may malaking ngiti sa labi. Napangiti si Stephanie dahil hindi na siya natatakot, para siyang Superman na lumilipad pababa at ang sarap sa pakiramdam. Sa sandaling tumama sila sa 6,000 feet sa ibabaw ng lupa, inilagay ni Carlos ang parachute at nabuksan ito ng 5,000 feet, napapikit si Stephanie, nakaramdam siya ng kalayaan na parang isang ibon na parang wala siyang nararamdaman. Ito ay amazing, panay ang sigaw niya sa kanyang ulo habang nararamdaman niya ang mga butterflies sa kanyang tiyan. Stephanie, itaas mo ang iyong mga paa. Sinabi sa kanya ni Carlos at sumunod siya at 10 segundo silang dalawa ay dumalsdas sa lupa, ligtas na lumapag. Hinubad ni Carlos ang harness at tinulungan si Stephanie na ilabas ang sa kanya habang lumingon ito sa kanya na may pinakamalaking ngiti sa labi. Skydiving ay ang tunay na bagay, gusto kong gawin ito muli. Tumawa si Carlos at niyakap siya. Sabi ko naman sa'yo magugustuhan mo ito. Umiti siya. Welcome to my world, Stephanie. Humirit ang mga gulong nang huminto ito sa isang open space at finish line, natapos na rin ang karera na kasisimula pa lang nila. Pero iisa lang ang sasakyan dito habang ang driver ay bumaba ng sasakyan at sumandal dito na naka-cross arms na naghihintay sa isa pang sakay na dumating. Nang makita ang isang kotse na papalapit ay sumilay ang ngiti sa mga labi ng nagwagi habang ang isa pang driver ay lumabas ng kotse na may pinakakahanga-hangang ngiti. Wow! Sobrang saya! Sigaw ni Gabby, gusto niya talagang sumakay sa nakakabaliw na biyahe na ito at nakuha niya ang ideya mula sa asawa ng kanyang kapatid. Nakakamangha kung paano nagmaneho si Stephanie noong isang araw na nagtulak sa kanya upang subukan ito. Anyway, siya ang natalo sa round na ito ngunit, pakiramdam niya ay siya ang nanalo dahil pinalaya nito ang kanyang isip mula sa lahat ng iniisip niya kamakailan. Napatingin siya sa matangkad na gwapong nakasandal pa rin sa kotse nito na may manipis na ngiti sa mga labi na pinagmamasdan ang mga masasayang sandali nito, kahit nasa nagliliyab na sikat ng araw ay nakakasilaw. Umiti si Gabby at lumapit sa kanya. Natutuwa akong binigyan mo ako ng tunay na hamon, dahil hindi ako magmamahal ng isang tao para lang manalo ako dahil babae ako. Ibinigay mo rin ang iyong makakaya, at ang kotse mo ay isang mabilis. Napatingin sina Jimmy at Gabby sa kanilang sasakyan na ngayon ay nababalot ng alikabok at hindi nila maiwasang mapatawa. Tumingin siya kay Jimmy, dapat niyang aminin na ang lalaking ito ay isang walang pinamimigay. Kahit ang kanyang pagtawa ay medyo elegante at nagtataka siya kung bakit siya naaakit sa kanya. Itinulak niya agad ang pag-iisip na iyon, kung ano ang ibinalang niya sa iba para hindi ituloy ang pagtitig sa gwapo nitong mukha na tumatawa. Right at this moment gusto lang niyang tumigil saglit sa pag-iisip kay Tommy, hindi umibig sa iba. So ano ang wish mo? Tanong ni Gabby sa kanya. Ikaw ang panalo at sigurado akong may wish ka, hindi ba? Muli niyang hinarap si Jimmy habang huminga ng mahina. Napatingin si Jimmy sa mukha niya, pinagpapawisan siya, mainit ang araw at nag-effort siya para manalo. Lumapit ito sa kanya at inilabas ang panyo niya na nagtatakang nakatingin sa kanya si Gabby. Habang iniharap niya ito sa mukha niya ay umatras siya at ngumiti ng alanganin. I don't think we are close enough para gawin mo yon. Sabi niya sa kanya, may dala akong panyo alam mo. Bumaba ang tingin niya sa mga kamay niya at naalala niyang nasa kotse niya ang wallet niya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay upang punasan ang kanyang pawis ngunit hinawakan ni Jimmy ang kanyang kamay sa kalahati at gamit ang kabilang kamay, pinulupot nito ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at hinila siya palapit ng walang kahirap-hirap at tinitigan niya ang kanyang mukha. Naka-poker face pa rin siya, na hindi niya mabasa. Damn, anong deal ng lalaking ito? Walang sino man ang humahawak sa kanya nang walang pahintulot niya. Mananatili ka pa rin ba? Mapanuksong sabi niya at napatigil siya sa paggalaw. You should accept something when it offer. Itinaas niya ang panyo niya at pinunasan ang pawis niya habang nakatayo si Gabby habang ginagawa niya yon. Siya lang ang nakaramdam ng awkward na ikinagalit niya sa sarili niya. Marami na siyang na-flirt na lalaki at hindi pa nakaramdam ng ganito. Bakit iba sa lalaking ito? Gusto sana kitang kuhanan ng malamig na inumin pero,
Nakita mong may appointment ako na kailangan kong daluhan kaagad. Aniya at inipit ang nakalugay na hibla ng kanyang buhok sa likod ng kanyang mga tainga. Ang mga bakas ng kanyang mga kamay ay nagpapadala ng kaunting panginginig sa kanyang bulugod. Alam ng lalaking ito kung ano ang ginagawa niya, at isang bahagi ni Gabby ang gustong hampasin siya sa mukha at isa pang bahagi ng kanyang mukha ang gustong halikan siya. Dahan-dahang lumayo si Jimmy sa kanya at ngumiti habang nakatingin sa mukha nito. Ayaw kong umalis, ngunit kailangan ko. Kinuha niya ang mga kamay niya at inilagay ang panyo sa palad niya. Sana maalala mo ako kapag nakita mo ito. Ito ay isang kahangahangang biyahe, Gabby Zach. Iniangat niya ang labi niya at tumalikod para maglakad papunta sa kotse niya. Ano ang iyong wish? Tanong ni Gabby sa kanya bago pa niya mabuksan ang pinto ng sasakyan niya. Hindi pa niya sinasabi sa kanya ang wish niya at may parte sa kanya na gusto siyang manatili. Umiling si Jimmy para tingnan siya, para makita pa kita, Gabby. Mahinang sabi nito sa kanya sabay kamot sa pinto ng sasakyan. Medyo nabigla si Gabby nang kumawala ang ngiti sa mga labi niya. Kung ganoon nga, equally what she wants, well, she wasn't a loser. Sure thing, Jimmy. See you then, tatawagan kita. Sinabi ni Jimmy sa kanya at pumasok sa kanyang sasakyan, pinaandar ang makina at sinilip niya ito muli bago umalis. Pinagmasdan ni Gabby ang paglaho ng sasakyan sa paningin at sa kanya tiningnan ang panyo nito sa palad niya. Damn, this feels so good. Umuso siya at tumingin sa magandang liblib na lugar na kanilang pinuntahan. Umiti siya, magiging masaya ito. Pinisil niya ang panyo at dinala sa dibdib niya, bago naglakad papunta sa kotse niya. Sumakay siya at pinaandar ang makina, pero biglang tumunog ang phone niya. Kinuha niya ang telepono sa kanyang purse at inilagay sa kanyang tenga pagkatapos tingnan ang tumatawag. Hello, Tommy. Gabby, pwede ba tayong magkita? Tanong ni Tommy sa kanya at nakangiti siya habang nakatingin sa rearview mirror niya. Yes, sure. Inend na nila ang tawag at nilagyan ni Gabby ng light makeup ang mukha niya sa loob ng sasakyan at nagsuot ng light perfume. Gusto niya akong makita, gusto niya ulit akong makita ni Tommy. Paulit-ulit niyang inulit ito habang inilalagay niya ang address at nagmamaneho ng buong bilis, hindi na siya makapaghintay na makita siya muli. Nakarating si Gabby sa isang coffee cafe kung saan nakita niya ang gwapong lalaki na nakatawag ng atensyon at puso niya, na nakaupo na parang isang lone loner na marahan na humihigop ng kanyang kape. Nakangiti siyang nakarating sa coffee cafe, ngunit nalungkot siya nang makita ang mukha nito. And the saying that goes, kung mahal na mahal mo ang isang tao, malungkot ka makita mo lang siyang malungkot at magiging masaya ka kapag masaya siya. Matagal niya itong pinagmamasdan, asul na shirt, itim na pantalon, mga balbas na maayos na naahit at nakakulot ang buhok patalikod. Tunay na kung may kaunting ngiti lang ito sa mukha, siya na ang pinakagwapong lalaki na nakita niya. Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa mesang inupuan niya at umupo sa katabi niyang upuan, tumingin ito sa kanya. Nandito ka na pala, nakangiti niyang sabi na alam ni Gabby na hindi umabot sa kanyang mga mata. Nakangiti si Gabby habang sinusubukan niyang kumilos ng natural, hindi madaling madaig ang pakiramdam na alam mong nawala sa iyo ang isang bagay bago ito makuha. Kanina pa. Yes, sumenya si Tommy sa waiter na lumapit. What will you like? Tanong ni Tommy sa kanya. Pilingo ni Gabby ang waiter na nakatayo ng tuwid at naghihintay na kunin ang iba niya. Sweet tea and cake please. Sabi niya at umalis na ang waiter. Lumingon-lingon si Gabby sa cafe. Kakaunti lang ang tao dito at medyo mabagal na background music. Isang kanta na mas makakapagpalungkot pa sa isang lonely heart at nagtataka siya kung bakit kailangan nilang tumugtog ng ganoong music. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na ang waiter, dala ang kanyang order at iniwan sila. Sumimsim siya ng tsaa at ibinalik ang atensyon kay Tommy na hindi tumitingin sa kanya. Sa halip ay nakatingin siya sa tasa ng kape na hawak niya sa kanyang harapan, naliligaw sa pag-iisip at nagtataka siya kung bakit siya tinawag nito kung ayaw nitong magsalita sa kanya. Tahimik siyang humigop ng kanyang kape, paminsan-minsan ay sumulyap kay Tommy. Ang mahusay na pag-upo sa isang tao sa katahimikan ay makakatulong din sa paghahanap ng kaligayahan, hindi bababa sa hindi sila nag-iisa sa kanilang sarili. Pero sobrang tahimik at nakakalungkot panuurin. Napatingin si Gabby sa kanya. Tommy, dapat bang magsaya tayo? Tanong nito sa kanya at tila napapalayo si Tommy sa kanyang iniisip.
Tumingin siya kay Gabby na parang nagkasala siya sa isang krimen. Ito ang unang pagkakataon na siya ay maayos na tumingin at mapansin niya ang kanyang magaan na makeup. Tiyak na nagdolly siya upang makita siya. Pasensya ka na Gabby, mahinang sabi niya. Ayoko lang mag-isa. Tumingin siya sa paligid. Ang boring talaga dito. Alam niyang ayaw ni Gabby sa mga boring na lugar at mas gusto niyang sumayaw sa club kaysa maupo dito ng tahimik sa tahimik na kafe na ito. Okay lang kung gusto mong magstay tayo. Nakangiti si Gabby habang nakatingin sa mga mata nito, ang mga matang iyon na nagpaakit sa kanya sa una nilang pagkikita, ngunit ang kislap sa mga mata nito ay wala na. Gabby, oras na para bitawan ko si Stephanie. Ibinukas ni Tommy ang kanyang mga labi habang huminga ng mahina. May asawa na siya and moreover, kasal na siya sa kapatid mo. Natigilan si Gabby, alam niya kung saan patungo ang lahat ng ito at ayaw niya ng ganoon. Hinawakan niya ang mga kamay ni Tommy mula sa tapat ng mesa. Tommy, nandito ako para sa'yo. Sabi niya habang hinahanap ang mga mata niya. Tumingin si Tommy sa kanyang mga kamay at pagkatapos ay bumalik sa kanya. Alam niyang sinasaktan siya nito. But he have to tell her the truth and the truth always hurts. Gabby, masasaktan lang kita kung liligawan kita. Sinabi niya sa kanya. Umiling si Gabby. Hindi Tommy, hindi mo gagawin, ang kailangan mo lang gawin ay mahalin ako. Sabi mo gusto mong bitawan si Stephanie, diba? Ang kailangan mo lang gawin ay makipag-date sa akin. It doesn't work that way, kung makikipag-date ako sa'yo ngayon, ibig sabihin ay gagamitin kita at ayaw ko Gabby, ang daming possibilities na kung liligawan kita, makikita ko pa si Stephanie. Hindi niya ako tutulungan na palayain siya. Alam ni Gabby na tama siya pero, ayaw pa rin niyang tanggapin ang katotohanan. It doesn't matter Tommy, kahit gusto mo akong gamitin then do. Buong buhay niya ay gumagamit siya ng mga lalaki at itinapon ang mga ito, masakit kung gagawin niya rin yon. Gabby, ikaw ay isang kahangahangang babae, isang maganda at carefree na babae sa ganoong paraan. Sabi ni Tommy pero umiling si Gabby, hindi ko kayang gawin sa'yo yon. Tommy, ayokong magtapos sa ganito. Nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi, ang musika sa background ay nawala sa kanyang mga tainga habang nakatingin kay Tommy. Babalik ako sa States Gabby, sabi niya sa kanya at natahimik si Gabby na parang tinamaan lang ng kidlat. Tinawagan kita para sabihin sa'yo yan. Mahinang sabi niya, I'm really sorry to you Gabby. Dahan-dahang inalis ni Gabby ang mga kamay niya habang walang tigil ang pagpatak ng luha sa pisngi niya. Kailangan mo ba talagang umalis? Hindi ka ba pwedeng manatili? I'm sorry Gabby, tumingin siya sa wristwatch niya. Aalis ang aking eroplano sa loob ng 15 minuto. Sabi nito sa kanya at tumayo na para umalis. I love you Tommy. Malakas na sabi ni Gabby sabay bangon sa upuan para tingnan siya at napalingon sa kanila ang iilang tao sa kafe. I love you Tommy. Mas mahina niyang sabi, parang batang nawawala ang paborito niyang manika, hindi alintana ang mga mata na nakatitig sa kanya. Lumapit si Tommy sa kanyang mesa at niyakap siya palapit sa kanyang sarili at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Pakiusap dito ka na lang, halos pabulong na pagmamakaawa ni Gabby. Para sa ating dalawa ito Gabby. Pinipigilan niya, ibinaba ang pera para sa pagbabayad ng kung ano ang kanilang mga order, goodbye Gabby. Sabi niya at naglakad na siya nang hindi lumilingon. Pinanood siya ni Gabby na umalis, sa kinatatayuan pa rin niya, nagsimula na namang tumugtog ang malungkot na musika sa background at sa pagkakataong ito alam niyang para sa kanya lang ang musika. Sa ngayon, para sa kanya, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamalungkot na tao sa mundo. Itigil ang musikang iyan ngayon din. Galit na sigaw niya at ilang segundo ay tumigil ang musika at patuloy siya sa pagiyak. Natapos na maligo sina Carlos at Stephanie nang lumabas sila na pinapatuyo ni Carlos ang kanyang buhok. Umupo siya sa tabi ng time mirror at pinatuyo niya ang kanyang buhok gamit ang hand dryer. Nakita kong nasa listahan mo ito. Sabi nito sa kanya habang inaangat ang buhok nitong kumakaway. Malambing na ngumiti si Stephanie habang tinitingnan ang refleksyon nila sa salamin. Mahal mo talaga to? Tanong niya sa kanya. Gustong gusto ito ng lahat ng babae. Sabi niya sa kanya, ibinaba niya ang hand dryer at kinuha ang brush ng buhok niya habang sinusuklay ang buhok niya. Sa proseso ng pagbabrush nito, hinalikan niya ang batok nito.
Carlos, anong ginagawa mo? Namula siya nang maramdaman ng mainit na bakas ng halik nito sa kanyang leeg. Haharap na sana siya pero hinawakan niya pa rin ang balikat. Huwag kang lumingon, kung hindi, pupunta tayo para sa isa pang round. Bulong niya malapit sa tenga niya at namumula si Stephanie, katatapos lang nilang mag-sex bago humiga sa kama at ngayon ay iba na ang kausap niya. Kinagat niya ang labi niya. Hindi ka patas dito, mahinang sabi niya at naglagay ng cream sa mukha at katawan. Hahalikan na sana siya ulit ni Carlos nang tumunog ang phone niya, hindi niya ito pinansin at lumipat para sa halik pero pinigilan siya ni Stephanie. Balewalain mo na naman ba? Tanong niya. Mula kaninang umaga ay paminsan-minsan ay nagri-ring ang kanyang telepono, ngunit hindi niya ito pinansin. Tumingin sa kanya si Carlos at nag-alinlangan saglit bago kinuha ang phone niya. Naglakad siya papunta sa balcony at sinagot. I told you to keep my week free, Charmel. Sabi niya agad. Lumingon si Stephanie at pinagmamasdan siya mula sa salamin na bintana habang binabasa ang ekspresyon nito. Katulad din ang paglabas niya ng banyo at nakita niyang sinasagot niya ang telepono. Something must be wrong. Ano? Kumunot ang noo ni Carlos. Ipadala ka agad ang file sa aking email at ilipat ka agad ang tawag kay Philip. Sige sir, ilang minuto ay inilipat ang tawag. Sir, ang boses ni Philip ay nanggaling sa kabilang linya. Get me the list of investors and call a board meeting for tomorrow, I will be there at 10. Sige sir, sabi ni Philip at agad na ibinaba ni Carlos ang tawag. Bumalik si Carlos sa kwarto at nakita niya si Stephanie na palakad-lakad sa paligid, lumapit ito sa kanya nang bumalik ito. Anong problema, Carlos? Tanong niya sa kanya. It's a minor issue sa company, I was just called for Philip to arrange a board meeting tomorrow, we have to go back tomorrow morning. Sinabi niya sa kanya. Natutuwa siya na sinasabi nito sa kanya ang lahat ng ito, masaya siya na hindi na ito tumitingin sa kanya. Paumanhin kung dumating ito, sa ating trip. Pinigilan siya ni Stephanie sa pamamagitan ng pagtaas ng paa at paghalik sa labi nito. Salamat, Carlos. Sabi niya na may ngiti sa labi, ngumisi siya habang hawak ang mga kamay niya. Halika, tingnan natin ang file na pinadala lang ni Charmel. Kailangan kitang punan ng mga bagay para sa pagsisimula mo sa trabaho bukas. Sabi nito sa kanya habang papunta silang dalawa sa sofa. Damn, ito ang mga masasayang sandali ni Stephanie, mas kilalanin ang tungkol sa kanyang trabaho. Pinupunan niya siya at pinapanatili niya ang kanyang sarili na abala sa trabaho. Tiyak na magiging isang bagong simula ito para sa isang mas mahusay na simula. Pero wala siyang alam. Pinuntahan ni Gabby ang bahay ni Blake, hindi ito ang unang beses na nakapunta siya rito, pero ngayon ay parang inayos muli ang bahay, ngunit hindi na niya ito mabayaran pa dahil mabigat ang loob niya. Narinig ni Blake na nakaupo sa sofa sa sala ang pagbukas ng pinto sa harapan at lumingon kung sino iyon, tumayo ito at mabilis na naglakad papunta sa kanya nang makita kung gaano kaputla ang mukha nito. Gabby, anong problema? Tanong nito sa kanya, ngayon lang niya ito nakita noong na-inlove siya kay Tommy. Si Gabby ay nagsimulang humagulgol muli, namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata at gumulong sa kanyang pisngi, iniangat niya ang kanyang ulo upang makita ang mukha ni Blake na nanlalabo ang kanyang mga mata sa luha. Anong ginawa sa'yo ni Tommy this time? Nakakunot ang noo na tanong ni Blake, alam niyang maiyak lang ito dahil kay Tommy. Si Gabby ay hindi isang babaeng mahilig umiyak, minsan iniisip nilang lahat na wala siyang emosyon, pero nitong mga nakaraang araw ay naging malinaw na mayroon siya. Sabihin mo sa akin, Gabby. Hinawakan niya ang baba niya at itinaas ang mukha para tingnan siya sa mata, pinapanood si Gabby na ganito ang inis sa kanya. Tommy, umalis na siya, malambing na sabi ni Gabby habang walang tigil ang pagdaloy ng luha sa kanyang pisngi. Umalis siya papuntang States. Alam ni Blake ang ibig niyang sabihin, hinila siya nito sa isang yakap, at tinapik ang buhok nito na parang nakababatang kapatid niya, habang humihikbi ito sa balikat nito. Ilang minuto ang lumipas ay umupo siya sa kanyang sofa at tumabi naman ito sa kanya, maraming gamit na tisyo ang naiwan sa sahig at mesa. Gabby, tumigil ka na sa pagiyak, sabi ni Blake sa kanya habang sumisinghot-singhot. Inilabas ni Gabby ang isa pang tisyo at hinipan ang ilong. Umiiyak pa rin, huminga ng mahina si Blake, ang pagmamasid sa kanya na ito ay masyadong marami para sa kanya upang mahandle. Gusto mo bang uminom ng alcohol?
Tanong niya sa kanya. Lalong umiyak si Gabby at sumandal siya sa upuan niya. How about we go to a club party and shake off these feelings? Kinuha niya ang phone niya at nag-browse dito. Gabby, kakahanap ko lang ng isa, it will be a blast. Ipinakita niya sa kanya ang telepono. Blake, ayoko. Sabi ni Gabby at pinunasan ang luha niya gamit ang tissue habang nakatingin sa ibaba. Hindi ko na gustong gawin lahat ng mga yan, nawala sa akin si Tommy, ngayon hindi ko na siya maabot. Gabby, remember when we talk about us being lovers in love? Sinusubukan niyang pasayahin siya, tinitigan niyang mabuti ang mukha nito, hindi nakatulad ni Gabby ang matigas na babae na kilala niya. Ganito kasi, kailangan lang mabuhay. Humarap sa kanya si Gabby, nagdilim ang mga mata. Loser. Naalala niya kung paano siya natalo sa karera kanina kay Jimmy, senyales iyon na hindi na niya makakasama si Tommy, gusto lang niyang makita siya nito, ngunit ngayon ay nawala siya ng tuluyan. Blake, what if I just date you? Sabi nito sa kanya habang nakatingin sa mga mata nito, natigilan si Blake saglit, habang nakatingin ito sa kanya. Napakurap siya at umiling, humiwalay sa mapang-akit nitong mga mata. Gabby, anong ginagawa mo ngayon? Tanong niya habang pilit na napalunok. We are both lovers in love, di ba? Nakatutok pa rin ang mga mata ni Gabby sa mukha niya at muli siyang sinundan ni Blake. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Nararamdaman niya ang init sa palad niya at nag-iinit ang pisngi niya. Lumapit si Gabby sa kanyang mukha, isang hininga na lang ang layo sa mukha ng isa't isa. Bumaba ang tingin nito sa labi ni Blake, at tumitig ang mga mata ni Blake sa sexing mapupulang labi nito, bumilis ang tibok ng puso niya. At dito na po, nagtatapos ang part 29 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Lucas Khaleel TV, ang aming munting channel. Shout out po sa ating mga kaibigan na sina Zenaida Porter of Australia, Nora Abdul Qadir of Bahrain, Harna Baduli, Marian Sushon of California, Jacqueline Pascual, Raylan 21 of Hong Kong, Nitz Reyes of Kuwait, Rosalie Sison and husband Edgardo Sison of Angeles, Pampanga, Rex Roy, Blessie Abetria, Vladimir Casimo, Luisita de la Cruz of Saudi Arabia, Marizel Varona, Femalig Onlina, Nenita Osada of Japan, Rosalina Vera, Jennifer Bilo, Rin Yu Tu, Rona Villalos, Vianney Casagde of Kuwait, Karen May Plato of Hong Kong, Darwina Basel, Jomelon Angelical, Juliet Caday, Hilda Brina, Arceli Alvaro, Christine Cotivo, Ruth Barlaan of Hong Kong, Christina Kinashita, Gemma Valmonte, Joni Marquez, Josephine Bautista, Alma Shaanu Padsuyan of Hong Kong, Rhonda Carion, Maria Felisa Petson, Coco Alpos, Olivia Dupagan, Teodosia Alvin Buena of America, Soledad Talago of Hong Kong, Naranjo Luz of Hong Kong, Sarsi Mamalangkay of Kuwait, Josephine Noblesa of Hong Kong, Estela Granados, Solago 70 of Roma, Italy, Irene Philip of Benguet, Tapino Maris, Abun Shoji of Japan, Leonora Laban, Julia Lucero, Lea Williams of New Jersey, USA, Evelyn Lataquin Pidulia, Gloria Abihiro of Dublin, Ireland, Avelina Santos, Amy Sexton of Virginia Beach, USA, Delia Obero of Davao City, Teresa Villanueva of Canada, Marilu Antipuesto, Fed Dawson of Florida, USA, Solimia Bermel, Maltizo Limestone, Connie Maximo, Leilani Padre, Juliet Tamayo, Rosalie Surio, Sympathies Care, Mayu Calamente, Pinky Hayagan of UAE, Gemma Cubilia Geraldo, Alma Estores, Suzette Oikawa, Sympathica of Singapore, Lea Miro of Taif, Saudi Arabia, Teresita Arevalo of Victoria, Tarlac, Rolando C. Tiong, Maria Shalane C. Tiong, Flor Balbuena, Michael Pastrana, Rowena Toda, Cecilia Corales, Mai Canilio of Tabuk, Saudi Arabia, Putri Bungso of Saudi Arabia, Maria Luz Bahandi Dres, Nitz Reyes, Lorete P. Escobal, Jocelyn Aligado,
Virginia Perez, Aynor Genzo, Annabella Pathy, Endai Libra of Athens, Greece, Bless Ilda Flores, Mother Love of Hong Kong, Malu Pineda, Daya Darimbang, Janice De Leon Taste, Cedric Macabinlar Volmoria, Luz Tua of Israel, Sunida Abo, Wilma Estrada, Pinky Austria, Cecil Corrales of Caloocan East, Sweet Roses of Hong Kong, Victoria Sanumanda of Jeddah, Saudi Arabia. Maraming salamat po sa suporta at ingat po lagi tayong lahat. God bless.